Okay, so let's start with ESP, and we are already in module 4. ESP module 4 is all about matapat. Let me highlight the word matapat. In English, that is honest, honesty. So sabi saya is matinud-anod, dili bakak, dili ilan. Matapat na paggawa sa proyektong pang-aaralan. So, honesty in English, honesty in making school projects. So, no, based on the kanang title sa lesson or sa topic. Mahibaw na nato kung sa i-embol pa sa booklet. Sa yun nga pagkastorya, it's all about being honest when you make your school projects. Most especially, when you are doing your projects at home, no? How can you be honest? Let me hear from you. How can you be honest in making your projects at home? Yes, Cassandra. Kanang Ozaga tong question, ma'am, kay wala kay ko namino. How can you be honest in making your school projects at home? Unsaon nimo pagpakita nga kanang matinud-anon ka ba sa pagbuhat sa imong home projects at home? Kanang like dili ka mamaka? Mhm. Unsaon man nimo? Kanang school projects man siya, so kinsa man day dapat magbuhat bisag naka sa balay? Kana maghimo dayon ka? Yes, Cassandra. Kana maghimo dayon ka? Mhm. And then next question, follow-up question. Kinsa man di ay maghimo dayon ka, very good, dili unya-unya, oh no, that's a very good answer. Now, next question, kinsa di ay dapat magbuhat sa inyong school projects, bisag na ka sa balay? Kami. Kami. Okay, very good. Kanas amanin mo, kanas aman ka mag-need of help in doing your puan, doing your school projects? Kung naglisod ka sa question. Okay, very good. Very good answers. So, I suppose, kamutan na, no? Kabalo na gid unsa ang mahimong anas, di ba? Okay, grade 5 na good mo. And then, mo to, inyong mga answers, sakto, kamo mo magbuhat. And ma'am, kung naglisod, may dili din pwede magpatabang. Kung naglisod, pwede ba magpatabang or dili? Dili. Pwede. Pwede. Di ba kung okay. Magpatabang? The correct answer is, pwede yun kaayo magpatabang, no? Kung sa man ka magpatabang, it's either sa imong parents or... Imong kuya. Kuya, ate, anak. Very good. That is the correct answer. So, muna siya. So, nasabutan na rin nyo ang kanang unsay buot pasabot sa ESP na matapat na paggawa sa proyektong pamparalan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Question. Sa naraman kita yung mga projects, di ba? Sa inyong mga projects, kinsa may nagbuhat? Is it you or is it your parents or guardians? Us. Kami. Sige daw. How about the others? Us. Kami. Very good. That is a very good I'm so happy na kamu. Nga naman. Naman good uban bata bitaw. Like very dependent. Let me type the word dependent. When we say dependent class, kaya bitaw magsalig na lang. Ibutan ba ya? Oops, capital letter ka na. Dependent. Dependent is magsalig na lang tanan ba? Magsalig sa mama, magsalig sa papa, kuya or ate. In which, okay man na nga magsalig, no? But, as kanang inyo ng edad, inyo ang edad bitaw, na grade 5 na mo, you should learn how to be independent. Kani, o kani independent. This is opposite of the word dependent.
when we say independent, both pasabot sa Bisaya, dili na ka magsalig. Kaya magkuan ka ba, maninguha ka, na ikaw mo ay mabuhat, ikaw mo ay mo-learn, na ikaw mo ay mo-make yung projects. Very good. Sakto, again, I would like to emphasize, okay ra dyan ang magpatrabang ha, kung lisod na dyan para sa imuhang ability. Kay bata pa man sad ta, nag-learn pa man sad mo, di ba? So, muna siya, ang point ni ma'am is, from being dependent, kamo sa una, dependent man mo, katong kinder to grade 4 guro, no? Na, permi lang si mama, mag-ask din mong help ni mama. But there is a grade 5, no, your lessons are more on teaching you how to be independent. Mana, tuluan mo nga, kana pwede na mo dili mag-ask of help. Pwede na mo mubuhat sa mga projects na kamo lang. Sige, namoy ka na i-share or namoy gustong isulti about being independent or dependent? Wala naman. Wala naman. How about the others? None so far. Wala naman. None so far. None so far. Okay. Now, since none so far man mo yung questions, let me give you a situation. In kung naamo sa normal class, no? Pabuhatan mo o group work. Okay? Let me type the word. Group work. What do we mean by group work? Sige daw. Anyone? Saan ang pasabot ka ng group work? From the word group. Saan may pasabot sa group? Isara or daghan? Imong kauban or imong team. Very good. Naakay kauban or sabi sa English, naakay team. No, unsa may buhat pasabot sa work? Trabaho. Trabaho. Okay. So naamoy buhatunon, very good. Naamoy buhatunon na di lang ikaw magtrabaho, but team mo or naakay mga kauban, you will be working as a team. When we say na team, na gina leader, di ba? Correct? Yes, ma'am. Mm-mm. Niya ako na leader. Unsa may buhat ni mo if ka na, let's say, dili mo leader. Na, dili mo leader ha? Niya, team member lang mo. Niya, or group member. Niya, na ipabuhat si leader. Unsa may inyong buhat mo? Like group member lang mo ba or team member, and then si leader na ipabuhat sa inyo ha, on sa inyong buhaton. Buhaton da yun. Sundon ang buhaton. Okay, very good. Sundon ang instruction. Mm-mm. Sundon ang instruction and buhaton da yun, no? Para ma-avoid da yun ang conflicts, okay? Mauman na, labi na inig high school in yung class. Daghan, most of your activities will be in a group work. Nya, dayon in high school ana na, may mga kanang mugawas na ang pagkamaldita or maldito, ano ba? So, to avoid conflicts at i-relate sa health, to maintain social health bitaw, to maintain the balance sa social health, you should always kana buhaton dayon nimo ang imong work, dili magdugay-dugay. And kung naipabuhat si teacher as a group word, mutabang jud. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dili gyud makuan. Mamang gyud nay kasagaran nga mahitabo bitaw sa reality. Like moana magsalig lang sa leader. Is it good nga magsalig lang sa leader? Dili. Dili jud. Kay what sila? Mm-mm. Because imong ibutang bitaw imong kaugalingon, what if ikaw ang leader? Yeah, your members. Yes, that's good. That's a very good description, no? Kanang mga magsaling, unsa may mahitabuan na sa leader, mas-stress ang leader. Yes. And my point is, what if
ikaw mo mahimong leader niya ingon anaon ka sa imong members. Oh, do you think malipay ka? Dili, ma'am, pero nisugot ako, ma'am, kay dili lang kay kumanoyo kay ingon daw sila paspas daw kumusuwat. Okay. So that's also good, but naa na siya disadvantage na nabitaw. Musugot na lang ka, what if I can either? Niya, musugot na lang ka, I can move work sa tanan? Unsa may disadvantage yan na? Tama, ma'am, may musugot ko. But how about the others? Unsa man yung idea? Unsa man ang disadvantage anang musugot na lang ka, na ikaw tanan mo work? Aside sa ma-stress ka? Para ma-improve imong skills? Aside ana, unsa may disadvantage ana dito sa imong mga kauban? Masisilag duwa-duwa. Okay, or in other words, magsalig na lang sila pirmi. They will not learn. So, as a team or ikaw kung leader ka, dapat pud luanin mo sila nga mutabang. Mo na i-point din ha. Tudluan niyo mo sila nga dili magsalig nimo. It's because, kay kung dili na ikaw ang ilang leader, makakitao niya sila. Oh! Away. Very good. Away. E nga naman, masuko man din na. Dili na ko kay Bobby saya. Kay Bobby English. Masuko jud na ang bisag kinsa pa nga leader imo ibutang din ha, basta dili kini nga mo tabang magkaaway jud na ana or fight. Very good. So nasabtan na ninyo ang point. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So other thing, yes. Ani nga word. Cheating or mangupya or manikas. Is it good? No, kay dili ka makakon. Sige, alita babe. Nganong dili man maayo ang cheating, Hazel? Hazel Benzesesto, nganong dili man maayo ang cheating? Kay wala sila yung makatunan, sige na sila pangupya. Very good. Kay wala good kay makatunan. Mugi na yung pinaka-tinuod na class. So, wala kayo makatunan kung magsigira kag pangupya. And, unsa may mahitabo ni mo, ana, inigdak ko, payam. Payam, kung magsigig pangupya ang isa ka bata, unsa may mahitabo, ana, inigdak ko. Walay makatunan og mabugo? Mm-hmm. Walay makatunan. So, muna, walay makatunan. But basically, class, muna siya hinungdan. Kanang mga ginagmay nga gibuhat nato, no? Or mga ginagmay nga gibuhat like cheating, panikas. Inigdakuan na kung naanag ka, inigdakuan na sa bata. It will lead you to do more bad things. Example, mangilad, mahimo kang swindler. In English, mona, mangingilad, swindler. Or mahimo kang kana, cheating kay, nangawat na na, or makatun kang pangawat, inigdako, no? Na dili ka kastan sa imong own. Mona siya. So, kanang group work, mag-teach po na ninyo. Kung saan niyo pag-discarte sa live. Ma'am, mag-games din sa ito. Ma'am, ika-ganda yun, ika-hapon. Karong hapon? Dali ba? Dali ka mag-games sa karon kay kuan man. Kailangan tama human. Dali ka mag-quiz. Karong hapon? Dali pa. Kaya nag-apas pa ka sa atong module. Okay. Sige, so do you have questions for ESP or none so far? None so far. Okay, since none so far, let's have our 5 minutes break. 5 minutes break. Please be back at 8:57. 8:57 ha, be back at 8:57.
mangihi or magkuan na apay ingon. Sige, matas na. So you can type ready if or you're already ready. How's the next subject? Okay, Ariana is also ready. I was born ready. Ready. Oh, wow. I was born ready. Look at my tingle smell, no? So kato mga magbuka din ha, good morning. Kasabot project ko na. Anyways, laban lang yung tanong because nana man ang life. Dapat mag-learn. Okay, how about the others? Are you ready for math? Ariana, Keza, Cassandra is ready. Si Kizel. Feel lang ko si Kizel. Kizel, gidoka pa ka, Kizel. Siguro mo kay wala pa na yung tubag siya, ma'am. Wajud. Ilhan ka ni si Gizel kay si Gizel betong hit ka na. Wala pa ni tubag. Nagbigay po ni mamata si Gizel. Diwat ni siyang ma'am. Ang saman mo oras na tulog na gabi eh. Ako, ma'am, sa'yo kukunin mata pero dugay ko ka mata. Kayo di kayo kulit. Ako kay. Ako ka ba kalimot ko kay sa'yo ko na ito gabi eh. Sa'yo ko ni mata. 11:10 na ka na ito gabi eh? Oo. Kung sa'yo na magkuhan ko magbinuntagay ko. Ayaw gid mo anak class. Ayaw gid mo anang pagbinuntagay bitaw. It's not really good sa inyo hang health. Na, si ma'am na to gabi eh, si ma'am kay Kuan. 9 PM pa nga pero. Ha? Ano sa Kidel? Naam ko ko yan. Naam ko niya. Pwede na ma'am. Batay naman, baka tigmanuwa ya siya huwag magpasinsiyo kay Hog. Ah, okay. Kailan man nakabok din? 2, 4, 6. Okay. 9, 16. Very good. Sige. Let's have a game. Para makamata mo. What? Usa yung ganahan nga pamagi? Individual or kanang team? Team. Team. Yeah, mag-team. Okay. Sige.
Sige. Openjoinmyquiz.com. Or ako i-share ba yung comment. Ma'am, ano ang code, ma'am? Hmm, ano na ang code? For a while, ha? Ako i-type sa chat box ang link. And then, if ang code is 619235. That's the code. Okay, Cassandra is already here. We have two teams as what you can see in our hurtling turtles ko, yeah. And the British ones. Sige. Ma'am, ako, ma'am, very rich, ma'am. Ako kasulod. Hindi ka kasulod. I-close balik and then join, i-open balik. Ma'am, di ko kaso. Ano sa nga quiz, ma'am? ESP ni? Dili, ma'am. Ma'am, di ko kaso na ma'am. Can be rich. Nana si Payam. Are, i-click niya nga link akong i-send. Ako kay i-add ko new tab akong gi-type ang joinmyquiz.com niya akong gibutang ang code. Oh, inanara. New tab and then bisan sa tablet inanara niya po. Uban tablet naman sa pareha sa laptop kana na new tab ang ilang kanang ilang Chrome. Dili ibalik ko slow sa imo ang kuan case ali mo ang browser. Kama na? Kaya ang gapo lang si Cassandra na. Nakasulod na, Hazel. Ma'am, kanang naas, bani sa picture, baka hatlo kayo. Yes, ma'am. Kasi okay, si Denise, nasa British bunnies. Takuro. Team sila ni Faya. Dili ka kasulod? I-try, i-refresh balik. I-close ang imuhang kuhan. I-close ang imuhang Chrome. I-balik ko open. Ako na lang gi-search kay kanang ngol ba nagi kay ko. Ito wala kasulod. Ma'am, naan ako, ma'am. Unsa dai ka team si guys, si Kizel, ma'am, wala lagi dira sa my screen. Wala pa siya. Wala pa ka Kizel. O, kana i-click lang.
I-click ng bago nga link na akong ihatag. Okay, ma'am. Sige, sabun sa siso, ma'am. Malit lagi sa... Ay. Okay. Hazel and Ariana are in Hurtling Turtles with Cassandra. Isa na lang, si Kizel na lang. Complete lang Hurtling Turtles. Ang British Bunny, isa na wala pa. Let's wait for Kizel. Loading pa, ma'am. Loading pa si Kizel. So, how was your weekend, man, class? Is it okay? Okay, yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Nakasimba na mo? Wala. Wala, wala. Sa live na. Wala ka sa live na. Kira na, basta, nara may mga pamaagi ba tao, like live. Pero usahay kay manguan, manawag sa simba kay magpamisa. Hmm. Maligo may dagat na, wow. Okay, gimingaw na ko sa dagat sa mga ito, andito sa Badjan. Bitaw, bisan pa ka ng... Dili na bitaw kayo stricto plus, no? You should be also be very careful, kaya no? Ang Europe, bitaw, balik na sad sila. Balik na sad sila kadaghan ng COVID. And imagine, ang ilang per day is 3,000 per day. Nana, si Kizel, ma'am. Hmm. Okay. Let's start. Are you ready? Yes, yes, ma'am. I was born ready. I was born ready. Nag-snap lang si ma'am ha. Okay, Ramo. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ma'am, asa day ang naikuan, ma'am? Ha? Naan ni Payam ang... Ang naan ni Payam ang katong answer. Kamu mo mag-coordinate. Okay, order of operations ni Kasha. Ang British Bunnies, kaya wala pa. Wala pa yung hindi. Wala pa yung score. Na-off ang score. Okay, British Bunnies, 9 points. Very good. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Turtles, nana sa 9,310 points.
British bunnies, 20,500 points, Cassandra, Ariana, and Kaysa. So congratulations!
So, moto siya now? Order of operations? Sa ganito, ato ang clue sa order of operations. So, that you remember. Division. Division ba tayo mag-una? Multiplication. Multiplication ba? Naku, mag-una. Very good. Parenthesis. Nod. M. Multiplication. Okay, mo na ito multiplication. So, na ito multiplication? Division. Very good. And to not? Addition. And the last one? What's your last? Subtraction. Okay, very good. Subtraction. So, mo na siya inyong timanan. Ay! Mora ko siya inyong timanan, ha? Then last. Inig ko, inig. So, ninyo sa number sequence, kay mora na inyo ha, kimanan. Na. So, do you have questions for PEMDAS? None so far. Okay, none so far. Very good. Ano sa may naman none so far? Ang mga nakaw, none so far? Kay mora, nag-ask ka, you have a doubt na napakay mga kanang pangutana nga wala nang tubag. But when you say none so far, it's a statement. When you say it's a statement, ingon ta nga wala na dyan. Okay, Kanibel, let's try to answer number one. What number will you get if you subtract the difference of 567 and 234 from their sum? Sige. This is a word problem. Ano siya dito? What number will you get? Ano siya daw? Ato ang number na makuha. If you subtract, kung ato i-minus, subtract the difference of 567 and 234 from their sum. Ano siya may una na itong buhaton? I-multiply. Multiplicate. Na ba yung multiplication din ha? Let me highlight the word subtract. Subtract ra siya in sum. When we say sum, ang kuha na niya class. Unsa may operation anang sum? Is it multiplication, addition, subtraction? Subtract. Mm-hmm. Addition? How about the others? So, may answer sa uban. Subtract. Subtraction? Okay. Sige. Wala pa din. Makabalo. Wala pa din ako na-discuss po. Alright. So, we have to study when we say multiplication. Multiplication then it plus. Iyang answer ana is the product. Ang tawag sa answer ha? Take note. Ang tawag sa answer sa multiplication is product. Product. Okay, next. Sa division. Ang tawag man po sa iyang answer is the quotient. Quotient. Next one, for the addition, ang tawag niya sa yung answer is sum or total. Duha ka bo, imong timan-an for addition. Ang clue word din mo na addition, it could be sum or total. And for the subtraction, ang timan-an ni man niya is the difference. Mo na itawag sa iyang answer sa subtraction or kung mag-minus ta. Okay. Let us study once again. Multiplication. Sitawag sa excuse me. Sitawag sa answer sa multiplication? Product. Sitawag sa answer sa division? Quotient. Okay. Quotient. Sitawag sa addition?
Some or total. Okay, some or total. And what about the subtraction? Difference. Now, Arita, let us understand the question in number one. What number will you get if you subtract the difference of 567 and 234 from their sum? What are the two operations na nasa number one? Multiplication or addition. Na ba multiplication niya, class? Wala. Wala. Why? Wala. Sige, unsa man ang duha ka operation? Ang addition of... Addition and? Subtraction. Okay, subtraction. It could be ang two word na nasa word problem, subtract, multiply, add, no, divide. So, nasa na siya yung mga inana. So, mag-subtract, ang sa may atong mga numbers na i-minus o i-add? Ang 5, 6, 7. Okay. So, first thing is, you have to add ang 567 and 234. Pila man ang answer sa kung imo i-plus 801. Pila may answer ana? 801. Okay, very good. 801 ang answer sa 567 plus 234. Masya. Now, ato na po. Doon sa naman po datong i-minus? Ang 234. Okay. Ang 567 gihapon. Okay, i-copy. I-copy na to. Dili. Mag-minus na pod ta. Dali na. Ato siyang di-add. Karon, minus na pod. Na naman, ato na siya ko ng later half or what? 333. Sige. Kailan may answer? 7 minus 4. 333. Okay, it's 333. Atong sabton, what number will you get if you subtract the difference of 567 and 234? First is imo di ay ana man sa dio, what number will you get if you subtract the difference? So first you have to get the difference of 567 and 234. So mo na atong gibuhat dire, no? 567 minus 234, so that is 333. Now, study the second statement from their sum. So, ato sa siya, i-gitan sa ilahang answer sa addition. So, ato sa sila i-add ang 567 o ang 234. Na. And when we add 567 and 234, that gives us an answer of 801. So, na natin answer sa difference of sa sum. Kung saan naman sa isunod na itong buhaton? I-subtract? Okay. I-subtract. Kung saan may i-subtract na ito? Ang 801. Okay, very good. 833. 801 o? 333. Ma'am, manong di man 333 minus 801. Take note of getting a word class from their sum. So, muna siya yung muhang clue word ang kanang from. Gikan. Okay, dili siya magamay.
So, pila may answer, anak? 468. Pila may answer sa 801 minus 333? 468. Okay. The correct answer is 468. Now, is 468 na sa choices? Yes. What letter? Letter A. Okay, letter A. So, your answer is letter A. Nakuha ninyo? Yes, ma'am. Kasi nag-label. Yes, ma'am. Kakuha ako, nag-label. Wala nag-label. Okay. Wala. Since wala nag-label, let us try to answer number two. A number is 350 more than the quotient of 63 and 7. Sige. A number is 350 more than the quotient of 63 and 7. What is the number? So first, let us identify ang operations. Again, kung nagay mga inani na problem class, first let us identify the problem. The operation. Sige, unsa may operations nga makita nato sa number 2? Quotient. Okay, quotient. When we say quotient, unsa gani nang operation? Division. 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 Now, how about the other operation? Okay, let addition. Me give you the other. Okay, addition. Asa man ang atong clue word and ang addition siya? More. Very good. More. More means dungagan. So that is addition. Dungag more than. So maka read sa data of more than class. When we read kani more than, nag-refer na siya sa addition. And then, unsa may opposite sa more than? Ang addition. Unsa may opposite sa more than? It is less than. And it refers to subtraction. Nasa chat box akong gitchat. So kung more than gani, it refers to addition. And again, for less than, it refers to subtraction. Tumana na siya. So, divide and add. So, sa may itong buhaton, is it mag-divide una or mag-add? Mag-divide. Okay, mag-divide. Unsa man natong i-divide? Ang 350 o 63. Ang 350 ang 63. 350 and 63, how about the others? 350 or 63. Okay, let us understand the statement again, ha? A number is 350 more than the quotient of 63 and 7. What is the number? So, unsa man dayon itong i-divide? Ang 63 og 7. Okay, very good. It is the 63 and 7. So, 63 divided by 7. Pila mo na? Nakuya mo na siya. 9. 63 9. Divided by 7 equals to? 9. And then, next. A number is 350 more than 9. Kanina, anak mo, i-add na to. So, that is 350 plus 9 equals pilaman? 359. Okay, 359. Is 359 in the choices? Yes. Yes. What letter? Letter B. Okay, letter B. Nakuha ninyo ang sound siya pag-answer class? Yes, ma'am. Isa pa yung wala nakasabot. Nakakuha, ma'am. Nakakuha. Very good. Is there any question? None so far. None so far. None so far. Si Christian, nakapaara si Christian? Oh, ma'am.
How about si Ariana? Nakakuha naman. Very good. Kumana siya. And now for the module 4, we have common factors, GCF, common multiples, and LCM. Let's go directly to what is GCF. The greatest common factor or GCF. Now, class, let me highlight this one. Greatest common factor. Taas lang siya ng word nyo, so di mo bo siya. Ang minubo niya is GCF. Is the greatest number that is a factor of two or more than numbers. So, greatest common factor, let's say, for example, sino'y pinakadako? Let's say, 2 and 4. Let's have 2 and 4. So, sama na ito pag-solve, anak. All we have to do is to get the multiple. Kung may multiple sa 2. So, that is 2. Sunod, skip counting. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Arilan ta mo stop sa kuan ha? Arilan ta mo stop sa 10. Then 4 is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 32, 36, and 40. Now, let us identify. Sa multiples of 2 and multiples of 4, unsay pinakadako nga pareha sa 2 o 4? Ang 2. Ang 2? Ang 4. Ang 4. Sige, let us identify ha. 4. Akane, 2. Wala sa 4. Ang 4, naasin siya sa 2. Pero naman siya 8 sa 2 sa 4. Question. GCF ba ang 4 sa 2 o 4? No. Pinapa may 8. Tanaw na to. Sunod. Ang sumay naman sa 4? 12. Naman 12? Okay, naasad. Napabay next na pareha niya? Yes. Okay, napa. 16. Naasad ang 16 sa 2. And last is? 20. Now, balik ko na po ang question. Unsa may pinakadako na pareha ng multiple na nasa 2 and sa 4? 20. Ang 20 niya. Okay, very good. So, 20. So, ang GCF sa 2 and 4 is? 20. Okay, very good. So, ang GCF niya is? 20. Nakuha ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, inanay ng buhaton, all you have to do is to write the multiples of the number. Para makita ninyo, asay pareha nila nga pinakadako. Yes, Payam. Payam, raise your hand. What's that in ang LCM, ma'am? Okay, Monay, next. Well, the LCM is the least common factor. Ganina is greatest. No, ganina is greatest. So now, LCM stands for the least common multiples. Least common multiples of two or more numbers are simply the smallest number that is divisible by the given set of numbers. So, kwan siya? Kaya siya pinaka-least. For example, sa 2 and 4, unsa may pinaka-least niya? Ang 2. Is it ang 2? Nasa ba 2 sa 4? Oh, ang... Wala. Wala. So, unsa may least nila? 8. Is it 8? 4? Unsa man dyan? Four. Least. When we say least, four. Ang pinakagamay. Four. Okay, very good. So that is four. Four na siya. Nakuha ninyo? Yes, ma'am. Nakuha yes, na ko ang GCF at ang LCM. Mm.
akong gisuwat sa notebook ang unsay pasulat sa GCF o sa LCM. Ako po. Sige. Now, we have number one. The GCF of the two number is 4. Their LCM is 60. One of the numbers is 12. What is the other number? 4 daw. 4 daw ilang greatest common factor. Oh, wait, wait, wait. GCF. Yes, ha? Sige, let me give you a video about GCF para mas masabtan pa ninyo. For one. Ang tawag sa pinakamalaking number na maaaring ipag-divide sa dalawa o higit pang number ay greatest common factor. Greatest, ibig sabihin, ay pinakamalaki. Common, ibig sabihin, katulad. At factor, ibig sabihin, bilang na maaaring ipag-divide. May tatlong paraan na pwedeng gamitin sa paghahanap nito. Ang una ay tinatawag na listing method o paglilista. Ang factors ng 24 ay 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, at 24. Tapos, ilista din natin ang factors ng 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Okay, take note. So, si ma'am pag-explain ganina sa greatest common factor. So, dapat di ay, kwando siya, sa Bisaya pa, unsa nga mga numbers atong i-multiply para ta makakuha og answer na 2. Unsa pod ang mga numbers na itong i-multiply para makakuha ta og 4. Okay? For example, Kani, let me share to you my Jamboard. Tinaka first to send me sa quiz. Tim-timi ba? Okay, balik ko na to sa 2 o sa 4 ha. Sayop si mama to. Okay, for a while, nag-load pa ang Jamboard mo. Okay, sa 2, kung may mga numbers na i-multiply sa 2, that is only 1 times 2. Diba? Or 2 times 1. Pwede rin na siya. Sa 4, unsa man ang mga numbers na itong i-times para makakuha ta o 4. It one is times 1 times 4 and 2 times 2. Okay, 2 times 2. Now, ato ilista. Unsa man ang multiple sa outside, unsa may mga greatest common factor sa 2. So that is 1 and 2. Unsa man sa 4. That is 1, 2, and 4. So unsa man ang ilahang greatest common factor. When we say greatest common factor, di ay, it is ang pinakadako nga number nga pareha nato ma-divide nilang duha. So unsa man? Ang 2. Okay, very good. It ang is two. Ang 2. 2. Okay, nasabtan ra?
Yes, ma'am. Yes. Okay. So, Mona siya ang sa yes, GCF, ha? Na sayop si ma'am ganina. That was the least common multiple ganina. GCF. Okay. Let's continue. Paghambingin. Ano ang magkakaparehong? Ganina. Diha sa video is 24 and 36. All you have to do is unsa ang greatest common factor sa 26. Sa 24 and 36. Of course. 1, 2, 3, 4, 6, at 12. Ano ang pinakamalaking magkatulad na factor o greatest common factor? Okay, what is the answer? 12. Okay, 12. So, again, balik ko na ko ang 12. Maunay, pinaka dako na pareha na ma-divide sa 24 and sa 36. Sabtanda? Yes, ma'am. Yes, ma. Okay, again, greatest common factor kay kuan kanang kung unsay pinakadako nga ma-divide nilang duha. Okay? Yes, ma'am. Sige. Mas dali lang ang listing nito, di ba? Oh, gusto niyo bang matutunan ang isa pang paraan sa paghanap ng greatest common factor? May paraan na tinatawag na prime factorization. Ano yun? At bakit pa naimbento ang paraan na to? Meron namang listing nito, di ba? Pagmasdan natin ang mga composite numbers at prime numbers. Ang okay, first. Prime numbers class, basically, kana ang mga numbers nga one ra ang multiple. One ra ba? Isa lang ilang factor. Example, when we say prime numbers, what? So what? Okay, hindi ko lang sumat. I think there is a text. Okay, when we say prime numbers, our numbers na ang ilang multiple is 1. Example, what are the example of prime numbers? 2. Okay, very good. Okay, that is 2. Because, unsa man siya? 1 times 2. Times 2 ra siya. Other is 3. Unsa man number atong ma times sa 3 nga mo answer 3, that is also 1 times 3 ra. Come on, 7. Wa may kuan? Ma'am, pwede 4? Pwede bang 4? No. Oh, no. Combo. Dili pwede ang 4. Okay, look at ang number 4 ha. Ang 4. Ang 4 has 1 times 4 and 2 times 2. So, naan siya factor nga 1 and 2. So, dapat ang ma-answer na jud is kanira jud, kaning 1 times 2. Mora na, wala siya laing factor kundi iyahang kaugalingon. Wala kayo laing makadivide niya ba? Kundi iyahang kaugalingon. Example, sa 7, na ba kayo ma-divide sa 7 nga? Ang ma-remainder kay 0? Wala. Wala, no? Wala. Iyan ang kaugalingon, di ba? So, sa sayon nga pagsabot class, prime numbers, kay mga number nga, dili siya ma-divide og other numbers, gawas sa iyahang kaugalingon. Another example is 11. Na. Ang 11, kay 1 times 11. Okay. Ang sa paman? 13. Na. Ang 17. Nasabtan ra? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, question. Unsa ang buot pasabot sa prime number?
Kanang dili name ang kanang imong i-divide kay dili sa ay kanang imong i-divide kay kanang dili sa kanang sa imong kaugaling. Okay, ang prime number very good na apat na. Ang prime number kay ma-divide ra nimo siya sa ihang kaugalingon. Walay laing number nga imong ma-divide niya. Yes, nakasabot ako sa imong pasabot pa yan. So, mora na siya ha. Ang both pasabot sa prime number, walay laing makadivide niya kundi iya lang kaugalingon. Zero remainder? Maka-zero remainder ra siya sa iyang kaugalingon. Dili siya maka-zero remainder kung sa laing number. Yes, ma'am. Ato ang kuanan. Maricon. So, when we say composite class, so composite po, more than one ang ma-divide sa iyang number. Sabtan? Yes, ma'am. Okay. Let's continue the video. Ng 4 ay ang prime number na 2 times 2. Pwede mong gawin ang paghahanap ng prime factors sa lahat ng composite numbers. Ang tawag sa paghahanap ng mga prime factors ng mga numbers ay prime factorization. Ngayon, gamitin natin ang prime factorization sa 36 at 24. Halika, subukan natin sa punong ito. Kung ang prime factors ng 36 ang hinahanap, ilalagay natin ang 36 sa ibabaw ng puno. Ano ang naiisip nating factors ng 36 na may prime numbers? 2 times 18. Ang 2 ay prime number. Pero hindi ang 18. Kaya, i-divide ulit natin ito. Ang factors ng 18 ay 2 at 9. Prime factor ang 2, pero ang 9 ay hindi. Kaya hanapin uli natin ang factors nito. 9 is equal to 3 times 3. Prime number ang 3. Ang prime factors ng 36 ay 2 at 3. Kaya makikita ninyo, ang prime factors ng 36 ay 2 times 2 times 3 times 3. Subukan naman natin sa 24. Ang 2 at 12 ay factors ng 24. Ang 2 ay prime number. Pero ang 12 ay hindi. Ang factors ng 12 ay 2 at 6. Ang 2 ay prime, pero ang 6 ay hindi. I-factor natin ulit. 6 is 2 times 3. Parehong prime numbers na. Kita natin na ang prime factors ng 24 ay 2 times 2 times 2 times 3. Ikumpara natin ang beho. 2 times 2 times 3. 12. Ang greatest common factor ng 36 at 24 ay 12. Mark that. Sa prime factorization class, muna siya gingon nga mag atong paitaon ang prime factors sa 2. Ato ang ilista daan ang 2. Mao man na ang pinakagamay nga prime factor. So sa ato ang ibol, it was 2 and excuse me sa ma'am. 4. So mag sa ato ang pagsolve na, mao na atong 2. That is 2 times 1. Yes. So napabailaing prime factor. Ma'am, nagungot-ungot ka, ma'am.
Napabaila yung factor sa 2? No. Wala na? Wala na. Panara. 2 and 1. Kay prime factor man siya. Ang 2 kay prime factor naman sa daan. Okay, 2 and 1. How about the 4? Prime factor ba ang 4? Yes. Dili. No. Kay but pa sa but, dili. Prime factor ang 4. Oh, balik ko na to. Unsa may mga multiples sa 4, daghan man siya. More than 1 man siya. It's 1 times 4 and 2. 2 times 2. Times 2. Mm. So, balik ka, Andre. At ilista ang prime factor sa 4. That is 4 times 1. By the way, 1 is also a prime number. Okay. Unsa may ma-divide na to sa 1 para ma-zero ang remainder. Ang 4? No. The question is, sa 1, di ba, it's just 1 times 1? Or kung gusto taog, kung ato i-divide ang 1 para ma-remainder og 0 kay 1 divided by 1 raman, di ba? Yes, ma'am. Oh. So 1, ato pa ba na siyang butangan og 3? Dili na. Kay 1 times 1 na siya, so 4. Unsa man ang prime factor sa 4? So that 2 is 2 times 2. Times 2. Okay, 2 times 2. Now, atong ilista. Sa 2, unsa man ang prime factor sa 2? 2. So, that is 2. And, okay, atong unahon ang pinakagamay na number. That is 1 and 2. Dayon sa 4 kay, nabuhaan na to. Tara ay. 1. Sunod. 2. Sunod. 4 3. Nabay 3 dari class? Wala. So that is 4. Wala di siya masuwag. Okay. Sige, so unsa man ang greatest common factor na to? No? Na siya dari 1. Ang 1 o 2. Na siya 2. Nabay pare isang 4, wala. Wala. Paris ang 4. So, unsa may pinakadako nga na Paris? Ang 2. 2. Okay, so 2. So, the greatest common factor of 2 and 4 is 2. Nasabtan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, nasabtan? Okay. Sige. Isa, niloading na yung internet. So, mao to siya class. Na ay lahi, tulo ka klase sa pagkuha sa GCF. Una is the listing method. Next is the prime factorization. And last, ano na siya? Pwede pa bang i-divide ang 6 at 9? Pwede. Pwede sila divided by 2 is 12. 36 divided by 2 is... Meron pa? Aba, syempre. Prime factors. Aling prime factors ang magkapareho? Is 2 times 3. Parehong prime numbers na. Kita natin na ang prime factors. Okay. Look. Balik, akong ibalik diri ha. So look at. Ma'am, nalagi na yung times, ma'am. Okay, balik na sa itong jump board. Na, sa 2. Wala, uy. Ano nilo, di mo yun. Sa 2 and 4 class, nabawa na itong prime factor
is 2 and 1 sa 2. And sa 4, it is, ang prime factor niya is 2 times 2. 2 times 2. So, kung ato na siya isuwat, it is 2 times 1. And sa 4, kay 2 times 2. Tanawa na to. Ase pinakadako. Ang ase pareha o number nila. So, mo ni siya? Ang 2. Pareha ba ni ang 1 o 2? Dili. Pareha ba ni 1 o 2? Yes or no? No. No. F nilang doha. Sa GCF nilang doha. The greatest common factor. Okay, 2. Yan, nara siya class. Ang 24 ay 2 times 2 times 2 times 3. Ikumpara natin ang mga prime factors. Aling prime factors ang magkapareho? Two times two times three. 12. Ang greatest common factor ng 36 at 24 ay 12. May isa pang paraan sa paghanap ng greatest common factor. Meron pa? Aba, siyempre. Ang tawag dito, okay, continuous division. Oh. Okay, continuous division. Divide hantod, makuha ni mo ang answer. Tuloy-tuloy na pag-divide. Sa continuous division, ililista natin ang dalawang number. Tapos, ay i-divide natin ang bawat number gamit ang common factors nito. 24 divided by 2 is 12. 36 divided by 2 is 18. Pwede pang i-divide ang 12 at 18. 12. Ma'am, ang sana kapag ibang 2 ragi dito i-divide na ma'am, dili. Magdepende sa class. So, imo pa itaon kung unsa ang tanang common factor nila na prime number para mas sa yun. Unsa itong mga prime number? That is 2, 3, 5, 7, 11, ana. Loading. It's 6. 18 divided by 2 is 9. Pwede pa bang pwede, i-divide pwede ang divide. 6 at 9? Pwede. Okay, look pwede at silang ha? I-divide ng 3. Okay, you see? Dili lang 2 ang ibutang or dili lang 2 ang i-divide but also ma-divide po siya ug 3 or pwede po 4 or pwede po 5. Depende sa numbers na answer. 6 divided by 3 is 9 divided by 3 is 3. Hihinto na tayo rito. Dahil na ng number na makaka-divide ng 2 at 3. Okay. So, kung ang answer na ganit class ay wala na yung ma-divide, no? Dili na ka maka-divide niya. Kay prime number na siya. So, mustap na ka. And ano sa may sunod mo haton? Okay. 1. Ngayon, para malaman ang greatest common factor, imumultiply natin ang lahat ng number na ating pinang-divide. 2 times 2 times 3. 2 times 2 is 4. Times 3 is 12. 12 ang kanilang greatest common factor. So, all you have to do, ang kanang imong i-divide, muna imong i-times. Then, ang answer, ana, is muna ang greatest common factor. Yes, natin nagkuan ganina, na nag-unmute ganina. So, may question. Kasi na question. Wala. Wala ko lang. None so far. None so far. Okay, so again, there are three methods in getting the GCF. First is the list
listing method. Next is prime factorization. And last is the continuous division. Kung kamo papilion, asa man inyuhang masayon na method? Ang prime factorization. Ang prime factorization. Ang listing method. Okay. Ako, or prime factor. Listing method ako. Okay, whether imuhang gamitan na the listing method, the prime factorization, or the continuous division, makuha ragi hapon ang GCF. Okay? Sabdan? Okay. Yes, so, yes ma'am. Sa GCF. Let's continue about the LCM on Wednesday. Kira? Okay, so let's have our 5 minutes break and please be back at 10:05 for the next subject, science. 10:05. Hello, Ma.
Okay, it's or it is already 10:05 and ready na mo? Yes, I was born ready. Yes, I was born ready. Okay, very good. Ariana, mukha on sa ko, ma'am. Yes, ma'am. I was born ready. Sorry, ma'am. Si Arpato. Okay, okay. Si Ariana, nahuman na og kaon? Okay, mana. Very good. Sige, let's start with science. Science module 2, lesson 2 is about changes in matter. So, let me highlight the word changes in matter. When I say changes in matter, nausab. Nausab ang porma sa usa ka solid. Nausab ang more on solid na siya. In the presence of absence, in the presence kung naa, absence, wala, of oxygen. Are you familiar with the word oxygen? Yes. Ang sabi na oxygen, mo na ang klase sa air, no nga, ito ang ilanghap, ang sensa, langhap. Biday ka nang, ito ang gikinahanglan ba for us to live nga, sa mga tao, animals. But for the plants, lahi po ilang klase na klase sa air, carbon dioxide para sila mag-grow. But for us to live, we need oxygen. But unsa may mahitabo di ay if mawala ang oxygen? Or unsa tay mahitabo if naay oxygen? For example, makinhawa ka. Let's say for example, puthaw. Are you familiar with puthaw? Kailan mag puthaw? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kung madugay na ang puthaw, unsa yung mahitabo, class? Mataya. Very good. Mataya. Very good observation. Mataya. Unsa man ang, unsa may mahitabo, ay unsa man ang kanang hinungdan, nga nung nitaya ang isa ka puthaw. So the answer for that question, nga nung nitaya ang puthaw, is because of oxygen. It's because of the oxygen. No, kay na-expose man siya sa hangin nga oxygen, so mo na nitaya ang isa ka puthaw. Na. So let's study it na ta sa discussion. So changes in matter in the presence or absence of oxygen. For example, nakakaon na mo ang apple? Kanan? Yes, ma'am. Kung atong, yes, atong palitan ang apple, yes, kadaghan. Kaya mauna akong pumikaroon. Kung atong ang islice ang apple, unsay color niya? Di ba? May pagka-yellow? O niya, kung dili siya makaon diretso, mahanginan siya, maunsa ang color sa apple? Mo brown. So there is a change of color sa apple, sa flesh sa apple, kung mahanginan siya. From may pagka-yellow, mahimong brown. Does it mean nahugaw imong apple? No. Dili. But tungod sa oxygen, may change ang iyang color. Now for example, eggplant. Kita na mo ani, talong. Yes, ma'am. Yes. Sa dili pa siya luto. Hagol sa utak. No? Basta, kanang dili pa siya luto niya, i-slice niya. Ano yung color? May pagka white, yan ay colors sagol sa green. White. But, if kung dugayon na to siya, na nakaslice in ani, mo-color may pagka-brown na po na siya, pareha sa apple. So, because of the oxygen class, ma-change ang color sa eggplant, just like sa apple.
Dali ko na to sa puthaw. From puthaw, mga color black, mahimo siyang mga color orange, no? Or from color brown, mahimong orange because may taya. Now, what is it? The changes in the color of the inner fleshy part of the eggplant is due to its exposure to oxygen. So just like sa apple, may change ang color tungod kay nahanginan siya. No, or na-expose siya sa hangin na gitawag na to og oxygen. So the same, pareha sa potato. Di ba, kita mong patatas? Nga ang patatas dapat ihumol gid siya og tubig, di ba? Yes, ma'am. Oh, ihumol siya og kanang tubig para dili ma-change ang iyahang color. And next is banana. Ang saging kay kung idugay nimo siya og kaon, ma-change pa lang iyang color. The same with the bayabas and other fruits and vegetables. So how do we keep the eggplant from turning to brown? So simple is simply put the eggplant in a large bowl of water with a teaspoon of salt, asin. Isa ka kutsarita nga asin, dayon, isa ka dako nga panaksan, dako-dako na panaksan, no? Mona, imong isuda na para dili mo turn to brown ang imuhang eggplant. Just like for the patatas, and apple, dili mo asinan, imo lang ihumulog tubig. Sintomas, ana. It will prevent the oxygen present in the air to react with the chemicals present in vegetables. So, with the help of the salt, dili na mo brown ang imong eggplant. Mamuparap ang eggplant. Dili man. Idaghan naman tubig. No? Pero na is something siguro nga magparap. Pero dili gid parat na parat. It will just help your eggplant na dili siya mo turn into brown. So another example of a change in materials when oxygen is present is combustion. Let me highlight the word combustion. Word combustion is more generic of fire. Masunog. So it occurs when oxygen combines with another substance as fuel, gas. Ang kanang fuel is basically known sa tuwa nga language as gas and produces fire with a heat and light. Ako, mukhang kong sintomas. So, combustion is also known as burning. So, example, ang kanang sa stove, diba? Inig-click, ana, nimo, gikan sa gas, dapat naka-on pod ang gas. Inig-turn on nimo sa imong stove, na imo click, and tungod sa air na nasa palibot, sa imong kusina, no? Nidakop, ana, yeah, dito ra siya, nagsunog mo nang kinahanglan yun, pag moon bitaw ang gas, ang tangke, inig kagabi eh. Kay, if ever na I leak, no, naman ay oxygen gid ang atong balay, mo na siya magka-cause of sunog. Especially na alay magdagkot o sigarilyo, or kanang lighter, or pusporo, ana, mga ginagmay lang ngayon, ana, maka-cause dahil na siya sunog. It's because ang gas, may leak siya, nisagol na siya sa ato ang air, niya, kung naay magsunog or naalay makanang gamay nga kayo, mo sila abday ng kayo. So in combustion, oxygen, fuel, and heat are always present. For example, when you lit a candle, its wick burns if oxygen and wax is present and a lot of heat is produced. So another thing that occurs if the oxygen is present is rusting. So the example ganina, na ang puthaw. Because na-expose man ang puthaw sa oxygen, may taya siya. Or also known as steel corrosion. But para sa yun na, rusting. Sabdan?
sub 10 class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Another example is maghaling. Yes, ma'am. Nakasuway na mo nga naghaling mo? Naghaling mo pa your uling? Yes, ma'am. Kasuway na ko. Mm. Some kay magamit og das, ibubo sa uling or sa kahoy, and then posporo, like, so mukuha na yun siya. Nanang nisiga mo na ang posporo, ma'am. Okay. Ang posporo is covered with kanang a little bit of sulfur. Ang kanang sulfur, kung imo na siyang mabagid na ay friction, no? Diba? Ang posporo, kaya imo man ang i-idot nun, yung anak, diba? Correct? Yes. Kita na mo posporo o wala? Kita na. Kita na, ma'am. Okay. Nakagamit na mo posporo? Yes, oh. Ma'am. Oh. Nakagamit na mo posporo? Okay, diba? Ang posporo, kaya imo man na siyang iduot para mo siga. Okay. Ang kanang posporo, ang kanang head sa posporo, it is covered with a little bit of sulfur. Kanang ang sulfur, kay, gamit na siya para kayo, mabitang dili, pwedeng ikulitog ang kanang posporo sa tundungan because it can cause an infection. Kinana siya, kanang chemical ana. So, when posporo, kung imong i-hit ang posporo, imong siya i-strike dito sa iyang box, may friction. When you say friction, may duha ka butang na imuhang giduot ni Nicosia o bisa gamay lang na heat, no? Bisa gamay lang na heat class, mukos dayon na siya o fire. Mga example sa posporo. And then, imo siyang ibutang sa gas, mo samatan o kasiga. Na sabtan na ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, sa kanang, kung maghaling ka, magpasiga ta og kahoy or uling, unsaon man ato pag kanang pagpaw? Namoy takangan sa uling o wala? Yes, ma'am. O diba, nama na, diba nama na sa ubos? Nana siya sa ubos nga abuhan. O, nana siya sa ubos nga kanang imong isira. So, mo na siya nga kung ang fire di ay na wala na siya'y oxygen kay mapaw na siya. Maunang kunay sunog class, kunay something na sunog sa inyo ha, dili advisable nga buuan nimo og tubig ang usa ka kayo. Very good. Ngano man, ngano di man pwede nga tubig ang imong ibubuo sa inyo. Kayo. Very good, masamot ang kayo. So all you have to do is find a big habol, big blanket, baso nimo og tubig nga mo na imong i-cover sa kayo para mapaong ang kayo. Sabdan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kani activity 2. A fish pond owner reported that there had been a fish kill in the pond. So ang water class, let me write down kanang one. Ang water, ang element anak nga water, nana siya element. Ang tawag anang water sa science is H2O. Ang iyang component sa water, ang per particle sa water class consists of 2 hydrogens and 1 oxygen. Na ang H2O. Or what? Sa ato in layman's term, sa ato nga kanang masabtan na nato dayon. Okay, water. So ang water in science ato na siyang gitawag ko H2O. But pasabot, there are 2 hydrogen para ma-forma ang water and 1 oxygen. Yeah.
So ang one, ang isa ka particle sa water is naandun na si oxygen. Example, sa mga sea creatures. When we say sea creatures or mga water creatures, kaya naado sila sa tubig mabuhi. So ang tubig, naana siya oxygen. Oxygen. Oo. And dayon, unsa may isa sa hinungdan nga nagka-fish kill? It's because kay kuniwala nimo siya sa tubig, kay wala na siya oxygen, di na siya kaginhawa. Okay. Usa pud sa hinungdan ana is daghan na kaayo ang nagpuyo sa isa ka water. Example sa fish pond. Kita na mo fish pond? Yes, ma'am. Okay. Isa na aquarium ninyo din hi. Akong silingan na ah. Wala kita na niyo din hi og aquarium. Ako sa ako. Ako. Okay. Kailan mo og aquarium tanan? Oh, ma'am. Oh, yes. Okay. When we say aquarium, dili pwede daghan na isda imong ibutang sa aquarium. Depende sa size. Example, gamay lang na aquarium. Daghanon bang isda? No. Gamay. Kahit kung maghuot na sila, maghuot sila class, magdaghan sila din ha. When we say overpopulated, oh, ano eh? Overly populated na gani. When we say overly populated, daghan ng kaayo ang creatures na naaana na place. So, dili na sila mag-ilog sila sa oxygen. No? Kung sa sayon nga story, mag-ilog. Or else, maglisod sila ginhawa. Kay gamay raman ang kanang oo, ang place. Pareha po na to na tao. Example, sa isa ka classroom, niya, walay windows. O, diba? Walay bintana. Niya, daghan kaayo ang, alimuot, daghan kaayo ang tao nga ibutang anak ang classroom. So, possibly, maglisod o ginhawa ang uban kay mugamay man ang oxygen. Nasabtan? Yes, ma'am. The same thing. Yes, ma'am. Very good. The same thing with the fish pond. So, kung daghan kayo ang isda sa isa ka fish pond, mangamatay din na. Lagi na yung fish kill. Or else, dili sa daghan o isda, no? Daghan ang isda niya, daghan o basura, lagi na yung fish kill. Other is rusting. So, observe the picture with rust nails. When we say rust nails, mga lansang magipang kaya. So, from a, yes, from a silver color, it turned into orangey. So, because of the oxygen, yes, makatunok na, makasamad, makatetanus. And when we, kanang matetanus ta, it could possibly lead us to death. Pwede ta mamatay anak. So, unsa man na to, pag-prevent, or sama na ito pagpugong na dili tayon ang ato ang mga lansang. At yung isod, nga ka ng limpyo nga box? Okay. Isod na itong limpyo na box, na dili siya mahanginan. Others, kay kuston og papel before isod sa box. Para dili gid siya mahanginan. Pagdan? Yes, ma'am. Yes, okay. Ma'am. Yes, ma'am. So, do you have questions for the changes in matter in the presence or absence of oxygen? Okay. So, since wala, so let's have a 5 minutes break. Please be back at 10:30 for the next lesson EBP. Hapit na tama man. Naaya may assignment, ma'am, or take a rest lang yapon mi sa assignment. Naay assignment pero gamay.
So kung kaihion, manghihinadaan. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice. And I've been using Doodly now for a few weeks to create these really fun videos to share. For EPP, Module 4, Systematic Gapon na Pag-care sa Inyong Tanong. So last week, we have discussed na dapat bubuan ang tanong, not too much, not too little na water, but sakto lang na water. And then before ka magtanong, you have to make
bungkal or you have to cultivate ang soil. In English, kanang sa Tagalog, sa Filipino, ibungkal ang yuta. But for English, is cultivate na. But for module 4, masistemang pag-aalaga sa tanim, pagsugpo sa mga peste at polisap sa halaman, at masistemang pagsugpo ng peste. So last week also, ako ito na-discuss ang mga tanom na agad na yung mga ud, no? Na agad na yung mudugok na ud, or kanang mga on o mga semong dahon. Basal application method? Oh, itong basal application method. So, look at. So, money. Organikong abono. Mga dahon. O mga kanang, bisan ang kanang buwak. No? Na, kani. Number 5 din na mao. Number 6 din na siya mao. Number 3 din na mao. Do you know how to sing magtanim ay di biro? Yes, ma'am. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Okay? So, sa kwan, di gina-joke ang magtanom class. Di gina-joke, labi na ang kanang magtanom sa ato ang bugas, ang mga humay, mais, di gina-lalim. Okay, ano? Magkuha na gina, murag nagtuwad ba? Whole day. No? And sakit kayo na sa likod. And then, kaya ba mo, unsay pinakabarato o kanang mga nananom og palay, ang pagbaligya bitaw sa sako ana is very, in a very low price. Gamay kayo, like, tagdusi ang kanang, ang kilo, Luoy kayo ang mga farmers nato diri sa Philippines. Salita. So, ang mga pesting kulisap ay ang sumisira at pumapatay sa mga punong halaman. Ma'am, namalikas lagi ka, ma'am. Dili na siya balikas, ha? Muna siya gitawag sa mga insects. Sa Filipino, kaning pesting kulisap is an insect nga iyahang kanun ang mga dahon or ang roots, ana. Kinakain ang dahon na nagiiwan ng mga butas. Kamang pesticides? Dili. No. Ang pesticides is mao nay pampatay sa mga kuan, sa mga insects na mukaon sa dahon. Diyan sa mana niya. Sinisip-sip ang patas ng halaman. Katong mag-oxygen ba? Katong puti. Katong spray. Oh. Magamit og oxygen. Magamit sa double of oxygen, magamit ang spray. Oxygen, magamit ang spray para sa chemicals ng imuhang gihimo. Katong para powder. Sa kanang... Gisagol sila. Oo. So, kinakain din ng mga pesting kulisap ang mga bulaklak at bunga at nagdadala ng mga mikrobyo. So, ang mga pesting kulisap, dahil ng mga insects, nagdapon na siya og mga bacteria, bad bacteria. Example, mao na sa tambis, diba? If mukaon kag tambis, ayaw diretso og tingkip. Bukas ang tambis. Okay. Prone na siya sa mga ud. Ud kayo. Okay. So, dapat asasad lang sa apple. So, kanang imo na siyang i-slice naan before ka mo ingkip. Na. Niya ang hugasan dyan na. So, may dalawang paraan sa pagsugbo sa sakit at peste sa halaman. Ito ay tuwirang pagpupuksa at di tuwirang pagpupuksa. Ang tuwirang pagpupuksa ay paggamit ng insecticides. For others is pagpapausok. Kabantay mo ang kanang mangga kay magdaog yun si lolo or si lola ilang sa mangga. Or bisan dili mangga, basta mga tanom. Oh. O magdaog din na sila sa ilawang sa tanom. Para kay nga naman, tungod sa aso, na mamatay ang kana mga insects. At paglalason, paggamit ng bitag o panghuli,
gamit ang kamay sa pag-alis at pagpatay ng mga insekto. So, ang tuwiran, kaya itong gamit kay insecticides, magpaaso, or imong kuhaon ang food gamit ang imuhang kamot. So, ang dituwirang pagpupuksa ay ang pag-iisterilisa ng lupa, pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman, paglilinis ng kapaligiran, at pagtatanim ng mga halamang mag-ibay sa sakit. So, ang mga dituwirang pagpupuksa po, kay wala ka nagamit og insecticides, wa ka nagpaaso, but ang imong gibuhat is naglinis lang ka sa kapaligiran nimo, then magtanom ka og mga halaman na dili kaayo adtuon og mga insects. So mo ni ang mga klase sa mga insects like hormigas, caterpillar, bugs, grasshopper, wala sila kanang mangaon sa dahon or ilang supsupon ang juice sa isa ka plant niya mo na instead nga ang leaf bitaw ang dahon kay straight makulubot na siya. Number three, bugs man ni siya. I think mo ni siya ang dili mali di bug ipaklong apid sa gubang ngusong kabayo. I think this is ngusong kabayo. Ba? Number 4. Sa lagubang is ngusong kabayo. Guru. Dili oi tipaklong mani. This is grasshopper. Aw. Aphids is kani. Number 1. Kani is sa lagubang, bakukang. So this is maybe ngusong kabayo. So, mara to siya. Question. Unsa nga klase sa pagpatay sa mga insects ang kanang pagpapausok paggamit ng insecticides? Pagkuha ng mga uod gamit ang kamay. Tuwirang pagpupuksa o dituwirang pagpuksa? Dito wirang pag tuwirang pagpuksa. Again. Question ako ha. Unsay tawag sa pagpuksa? Anong tawag sa pamamaraan ng pagpuksa ng mga peste na gamit ang insecticides, pagpapausok, o pagkuha ng mga uod gamit ang kamay? Peste ang kolesap. Tuwirang pagpupuksa o dito wirang pagpupuksa? Tuwirang pagpuksa. Mora gini nyo ang dimanan. Tuwirang pagpuksa class is magamit og insecticides nga magpaaso. Ang dituwirang pagpuksa, moto ang magtanong ka. O kanang maglindyo ka sa imuhang tanom. Maglimpyo ka sa imong paligid. Nasabdan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ano ang sinisipsip ang katas ng blank kaya nangungulubot ang mga dahon? Halaman. Halaman. Okay, halaman. So, mara na siya. Ang kanang kuan sa EBP Module 4. And activity na dayon. So, mauna siya pag-i-sterilisa sa kanang pag-i-sterilisa ng lupa bitaw. Like example, magkwantag sili. Magdukdukag sili. Hantod nga kanang kuanadjod. Kanang sana na-powder na ang sili. Nga mo to, imo na din na siya i-bu-bu sa paligid ng sa paligid sa palibot sa yuta sa imong tanom.
para dili mo duol dito ang mga insects. Okay, hang man hang. Na. Na may activity dere. Unang paraan maanghang na siling pula, then sabon at tubig. Ma'am. Bawang, sibuyas at siling pula. Yes, Payam. Mga pila ra mga siran. Gamay ra lagi. Dili ra gyud tanan, dili tanan nga module akong pansiran. Ako ra magpili later. Tanaw na ko og kanang nakasabot ba. Duha ra ang. Ano na may question? Nan so ESP, ESP Math Science EPP of Music. Lima ka subjects niya ang siran pero dili whole module. Sige. None so far. None so far. Let's have our 5 minutes break. Be back at 10:46. 10:46. Relax your eyes. Yeah, last subject na ni sa music. Yes. Malita o ganang end sa atong klase. Kaya na-late man mo o sulod. Thank you.
Okay. So now, ito na ta sa ato ang last subject, which is music. Ready na matanan? Yes, I was born ready. Wow, ka nice anak na to bago. I was born ready. So, mo ato siya? I was born ready. Kapag ka na human sa music module 2. So, naman naman ba na to ang time signature, no? Yes, ma'am. Now, arisa doon sa syllables. Sa note syllable. What is it, okay? Other. Now, sa rhythmic syllable, manata sa time signature. Katong, unsa ganito, the question. So, sa kaning babaw sa number, time signature, let's say 2-4, what you can see here, unsa man ang both pasabot sa 2? Is it the bilang ng beat or pila ka buok measure sa isa ka? Sa isa ka ka ng pattern. Okay. Bilang ng beat. Sige, nakabot ako ba? Very good. The correct answer is bilang ng beat. So, may bawaan na to. Ang 4 di ay is, unsa man ang 4? Ako ana ang linya. Okay, kung pila ka bahin sa measure, ang kanang 4, measure na ang kanang boto sa buta na. So, nabalaman ta nga ang 2 kay bilang ng beat. So, kada linya, pila man ka buok bilang ng beat at ang imong ang dapat. So, kay 2 man ang nasa 2-4, pila man ang bilang ng beat na atong ibutang? Duha. Duha. Sa 3-4, pila ka bilang ng beat? 4. Sa 3-4? 2. 3-4. 3-4. Pero, pantatuhang kumpas. Kung sa 2-4, kay kada measure, kada linya, duha ka buok beat. Sa 3-4, pila man? Hello? Be, Payam. What's the answer, Payam? Ganina, sa bilang ng beat ng 2-4, duha. So, nagawa na to, duha ka buok. Sa 3-4, pila ka ha? Tulo. Mo na yung timanan. Nga kung pila yung number sa babaw mo, usad na bilang ng beat sa kada measure, kada bahin. Sa 4-4, pila man ka bilang ng beat? Four. Okay, moto siya ha? So, ari na sa rhythmic syllable. Sa rhythmic syllable, ang mga syllable ay binibigkas habang isinisagawa ang rhythmic pattern. So, for the quarter note class, ang rhythmic syllable na niya is ta. It's just ta. For the, manang isa ra siya clap, ta. Ta. Okay? For the half note, that is ta-a. Two beats, so that is ta-a. Tama daw. Sige, sunda si ma'am. Ta-a. Ta-a. Okay, nani siya sa clapping ha. Moto inyo ha, mga Mary had a little lang na yung mga sepa to. But ako na lang di perfect. Gi-perfect na lang ako. Actually, na yung mga sayot di dato. No? Ako na lang gi-perfect eh. For the sake of nag-video. But next nga video, kaya mo na gito akong score nga i-minus. So, that was because ang correct na pag-clap ato Mary had a little lamb is Mary had a little lamb.
Okay, ako itong di hatagan ng example. Again, quarter note is just ta. Sunda si ma'am para makakuan po. Makagets mo. Ta. Ta. Okay. One clap para na siya. So, kanin din rin, makita na ito sa apatan. Upat ka buo quarter note. So, that is ta, 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 ta. Say, kamo. Ta. 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 So, that is ta, 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 ta. Tag isa-isa. One, 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 one. Okay, for the next measure, ang kaning half note, so that is ta-a. So, ta-a, ta-a. So, one, two, one, two. Okay, because half note has dalawang bilang ng beats. So, that is one, two, one, two. Sige daw. Kamo. Sa apatan ka, ma'am, o dalawahan? Apatan na. Ta sa apatan. One. Ta. 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 Okay. Ta-a for half note. That is ta-a. Ta-a. Next measure. That is very good. Next measure is we have two quarter notes and one half note. So that is ta 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 a. Okay, good. And the last measure is a whole note. Whole note, four beats. So that is ta a a a. Katulo. So one. Yeah, katulo nga ana. One. Two, three, four. One, two, three, four. Oh, that is ta, a, a, a. Ta, a, a, a. Ta, a, a, a. Okay, now, arita balik sa apatan, dere sa ubos. So now, we have two eighth note, we combine two eighth note. Sa first measure, we have dotted half note. So that comprises three beats. So that is ta, a, a. And now we have two eighth note. We combine ang duha ka eighth note. So that is T. Fast tap. Fast tap is one, two. One half man. Diba, eighth note is one half. So, ganina ang ta. Ana ang ta. So, one half. Quick clap. Tip-tip. Oh. One. Ana ra. So, that is ta, a, a. Ta, a, a, tip-tip. Hmm. So, kani, next measure, we have a dotted half note. Dotted half note, diba? Oh, dotted half note. Dotted quarter note. One quarter note has one beat. Isa ka beat ang quarter note. And dahil na may dot, one half sa one, that is one half. So the beat of dotted quarter note is one and one half. So that is ta-am. Ana, clap niya is cross. Ta-am. Okay, and we have here eighth note, one half. So, ta-am, ta-am, ta-am. Balikon, akong ihinay ha. Ta-am, ta-am. Not ma'am, nga nang dalira mo kayo sa T because one half naman. Ta-am, ta-am. Ta. Okay. Make sure na nagsunod mo din ha ni ma'am o clap because mo ni inyong next video and mo na gud ni ang i-grade o tarong ni ma'am sa pag-clap.
So again, that is ta-am-ti, ta-ta. Mag-video mi, ma'am. Mag-video mo, ani. Mo nang pagsunod mo ni ma'am din, ha, para makahibaw. And the last measure is, that is ta-am-ta-am-ti-ti. So that is ta-am-ta-am-ti-ti. Ti-ti? Payam, sunod payam. Ta-am, ta-am, titi. Ta-am, ta-am, titi. Okay. Clap, cross, clap, cross. One half, one half. Titi. Titi. Hmm. So, mauna siya. Again, for the apatan, first measure is that is ta-a-a, titi. Second, ta-am, titi. Ta-ta. And last is ta-am, ta-am, ti-ti. Ta-am, ta-am. Mm. And now let's go to dalawahan. That is ta, ta, ta-a, ta, ta, ta-a, ta-a, ta, ta. Asa raman mo malisod-lisuran if we have dotted quarter note in eighth note. Marevinesia. And for that luhan, that is ta-a, ta, ta-a, ta, 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 ta-a, ta. Nagets? Gets niyo ba? Yes. Okay, so yun na kayo, no? Basta quarter note, half note, dotted half note, ma'am, wala kayo ko kasabot kay matanaw man ta ko sa imong kam pero nilag man good. Okay, don't worry, okay, naraman later on I will upload this recorded class sa YouTube and then you can review, you may review the kaniya music part. So again, that is hinayin ako, ha, ta sa apatan sa ubos, ta a a ti ti ta am ti ta 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 am ti, oh no, ta am ti ta ta. And last is ta am ti ti. Okay, questions. They have questions. Okay. Since you have not, you have no questions, no? Mana ka sa music? Module 2. Wala na gid may questions? No. None so far. Yes, ma'am. None so far? None so far. Okay, since none so far? None. Sige daw. Katong na yung mga camera, be open your cameras. Turn on your cameras. And then, let me see ang inyohang pag-clap sa... Bisag wala kay camera, ipaduol sa microphone ang inyong hand and pag-clap sa apatan. Okay? Sige. Open your camera. Yeah, be ready. Katuma, walay camera. Be ready. Sige. When I say go, when I say go, magdungan mo o clap. One, two, ready, go. Ito, wala. Wala. Apatan. Apatan, ready, go. Okay, tagsa-tagsa, be. Ako'y tagsa-tagsa. Okay, Fayam. Fayam will go first. Ako sa ha, take note. Ta-a-a-tip-tip. Balik ba ya? Pay attention. Ta-a-a-ti-ti. Ta-am-ti-ta-ta. Ta-am-ta-am-ti-ti. Asa ta, ma'am, sa tatluhan ang apatan. I said apatan. Yes, ma'am. Okay, sige, tamo. Fayam will go first.
Sige, go, Payam. Ta-a-a-i-i. Ay. Sige, continue. Ma, wala ko'y webcam, ma'am. Okay, daw, wala'y webcam. Basta madungog lang ako ang kuan clap. Sige, continue, Payam. Ta-a-a-i-i. Taam si ata taam taam si ti. Okay, take note. Tipi is dali ra. Tipi, dali nga clap. Tipi. Okay, thank you, Payam. Arita ni Cassandra. Bahalag walay camera, but make sure nga madungog na ko imong clap. Ready, go. Kinsa imong gipakuan? Cassandra, ikaw. Hello. Huwa lang. Mauwa man sa unta, ma'am. Kaya lang, wala man ka nakita sa video. Ta-a-a-a-ti-ti. Ta-am-ti. Ta-ta-ta-am-ta-am-ti-ti. Okay. So again, I would like to emphasize tipi is tipi. Next. Let's have the knees. Ta-am-ti-ta-ta-ta-am-ta-am. Okay. Ta-a, dotted half note. Ta-a-a. Ta-am is the ta-am. Ta-am. Yes, me, mama. Si Arsa, okay. Let's have Christian. Christian. Ma, mag-share sa'yo kagayunin. Naro ko kang i-on. Ta-a-tipi. Ta-am-ti-ta-ta. Ta-am-ta-am-ti-ti. Okay. Again, the ta-am is not ta-am. It's ta-am. Ta-am. Okay, next is Kazel Buensoceso. Ta-a-a-a-ti-ti. Ta-am-ti-ta-ta. Ta-am-ta-am-ti-ti. Okay. For Kazel, ang sayup is the ta-a-a. Ta-a-a, you know. It's sumpay din na siya. Ta-a-a-ti-ti. And for the ta-am-ti, that is ta-am-ti-ta. Ta. Ti, niya, dahil sumpay ang ta. Ta-am-ti-ta-ta. Okay. Last, Ariana. Ta-ta. Again, again. Ta-ta. Ang a-a has no sound. It's ta-a-a. Again. Ta-ha-ha-ha-ha, ti-ti, ta-am-ti-ta-ta, ta-am-ta-am-ti-ti. Sige, Ariana, go. Ta-ta-nam-ti-ta-ta. Hmm? Asa man ti-ta, di ha? Ta-ti-ta-ta. Ang pinakuway ka ng voice ka na sa iyong cellphone si Ariana. Or nakapait na siya bago na earphone. Again, ako ha, the correct way of clapping is ta-a-a-ti-ti. Ta-am-ti-ta-ta. Ta-am, oh no, ta-am, ta-am. Okay, you study, you review,
this part of the recorded class because ang akong assignment ninyo, your next, not your assignment, your next performance task will be pagbigkas gamit ang rhythmic syllable ng binigay na rhythmic pattern. So again, for the conclusion, rhythmic pattern is kaning gihatag nga sequence, kaning pagkasunod-sunod ng mga nota o pahinga gamit ang compass, kung unsay compass, the time signature 2 4 3 4 or 4 4. And for the rhythmic syllable, kaning mga taa, a, tipi, taam, ti, that is the rhythmic syllable to the corresponding nota or kanang rest. Question. Do you have questions? No, none so far. None so far. Okay. Sabdan na ako, ma'am. Sabdan na. Yes. Okay, ako yung mag-ask o question. Ma'am, what if, ma'am, naanay rest din ha or pahinga? So, unsa may buhaton, ma'am? Let's say, kani ang hitabo. Magat. Okay, muhunong. Ma'am, ang amurang ka na i-perform, ma'am, sa video katurang apatan. Apatan or dalawahan, depende. Let's kung say, inani ang mahitabo. Okay. Take note. Example. 2-4. And then, the rhythmic pattern that will be given is half note. And then, quarter note. Let's say this is quarter note, okay? And then, quarter rest. And then, eighth note, dalawang eighth note, and half note. Okay, that is eighth note. So for the rhythmic syllable, this is ta-a. This is ta-a. And then, so this is quarter rest. Pahinga man. Okay, no sound. And then, balik ta. This is half note. So, this is ta-a. And for the eighth note, that is T. T. So, ang pag, kung anin mo ani, pag clap ni mo ani, that is ta-a, ta-unong. One beat. And then, ta-a-ti. Again, ta-a-ta-a-ti. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung sa'y buhaton, basa na ay court, basa na ay rest. Muhunong ka, depende sa beat, sa rest. For this one is one beat ramanisya, so one count rapod ka muhunong. No, so that is ta-a-ta-one, ta-a-ti-ti. But if it is whole rest has four beats, so muhunong ka of four counts. So that is one, two, three, four. And then, kuha na po, muklap na po ka. Ma'am, mahuhunong lang ka pareha sa kanang mga instrument yung mong i-play? Pabisan sa pagkanta, mahuhunong ka. Nakai-pause. Do you have questions? None so far. None so far. Okay, since then so far, ako mahuhunong tayo na. O sa ibuhaton, basa na ay rest, mahuhunong, or muklap? Mohonong. Kung ato na siyang ikanta, mupos or mupadayon ng kanta? Mupos. Mupos. Excuse me, ma'am. Mupos, ha? Si yes. Kanang Ariana, maning out na lang daw siya kayang person sa cellphone kay 2% na lang.
Ah, okay. That's okay. Okay. Sige. Since you don't have questions anymore, let us pray and conclude our lesson. See you tomorrow at 1 p.m. Mag-pray sa ta. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for the wonderful lessons Ginoo sa ESP, Math, Science, EPP, and Music. We pray, Ginoong Diyos, na dili na mo makalimutan and tagaan mi nimo og kakugi, Lord God, sa pag-answer sa amuang activities this afternoon. And imo mi ipalayo sa any harm and danger and also our family. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Alright. Sige, magkwanta, magpicture ta. Katumana yes. Ay camera, magpicture sa ta. Sige, 1, 2, 3. Smile. Okay, balik ta. Si Kazel, walay pictures, walay camera si Kazel. Sige, sige. 1, 2, 3. Balik, Kazel. 1, 2, 3. Smile. Alright, bye-bye. I like it, I love it, I want some more of it. Dile dile, dile dile, yo a love it, y'all. Mille mille, mille mille, rippin' my. Christian, I have questions, Christian. Thank you.